Tay, kape tayo. Salamat, anak. Bumagsak ako sa board exam. Iniisip ko na malas talaga yata ako, Itay. Lahat ng ginagawa ko, laging sablay. At kahit pa magsunog ako ng kilay sa kakabasa ng libro, sa kakaaral at kaka-review, sa tingin ko, laging kulang. At kahit anong gawin ko, di laging sapat. Tay, ayoko nang bumangon at mag-aral. Batid ko ang iyong hinanging anak. Dama ko ang hirap at sakit ng magpagal para sa wala. Hayaan mong ilathala ako sa iyo ang aking tinahak. Huwi ka ng lahat, walang pag-asang magkanak. Ngunit sa pamamagitan ng pag-asa, laban sa kawalan ng pag-asa, sa awa at grasya ng Diyos, ang iyong mata ay aming nasilayan. Ang luha ay dumaloy, pinting ng puso'y bumilis, ang apoy ng pag-ibig ay biglang nagbaga. Ito pala ang tunay na pag-ibig sa isang iglap. Ang tinig ng iyong pag-iyak ay tuluyang pinawi ang mga takot at pangamba. Napawi ang hirap at sakit na dinanas ng iyong ina nang maagkan ka niya sa kanyang bisig. Sa sinupupunan pa lamang ay minahal na kita. Ngunit nang masilayan kita, anak, mas minahal pa kita. Minahal kita igit sa aking sarili, igit sa aking buhay. Pagmamahal na si Jesus ang pinanggalingan. Hindi ka malas, anak, sa mataan ng ating dakilang Ama, ika'y pinagpala. Sa aking mata, anak, ika'y pagpapala. Bumagsak din naman ako sa test, anak. Hindi tulad ng iyong ina, hirap akong alagaan ka. Kung may gusto nga sa pag-aalaga ng bata, kinuha ko na. Paano nga ba magpalit ng lampin? Ilang salok pa ba ng pagkamahal-mahal na gatas ang ilalagay sa bawat bote? Kung madalas man na ika'y umiyak, dahil ito'y pinilit kong humuni ng kanta kahit minsan. Wala talaga sa tono, pero sinubukan ko. Ninais ko na mapahimbing ang pagtulog mo. Ang iyong ina din na nagturo sa akin na hindi laging gatas o solusyon sa iyong pag-iyak. Kaya kung pag-aalaga ng bata ang usapan, anak, bagsak ako dyan. Ngunit hindi ako sumuko dahil mahal kita. Tandaan mo to, walang mahirap na sitwasyon sa taong nagmamahal. Bumuhos man ang malakas na ulan na tila bay, walang hanggan, tandaan mo. Hanggat nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, di ka mawawalan ng dahilan para lumaban. Hindi ka man sapat, si Jesus ay sapat na. Mahina ka man, kay Jesus may kalakasan ka. Kaya anak, bumangon ka, punasan ang iyong mga luha at harapin ang pagsubok ng buhay. At tandaan mo, mahal kita higit sa aking buhay. Salamat, Itay. Salamat dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano tumayo at lumakad. Hindi mo to alam, pero hanggang ngayon, hirap pa rin po akong tumayo sa gitna ng pagsubok at lumakad sa kabila ng problema. Kaya hanggang ngayon, kailangan ko ang iyong tinig at gabay na turuan ako muli saan ako dapat pumunta. Tay, salamat dahil nandyan ka sa aking tabi kapag ako'y naguguluhan. Salamat, Titay, dahil ikaw din ang nagturo sa akin kung paano magbasa ng abakada. Tay, gusto kong malaman mo na kahit dalaga na ako ngayon, hirap pa rin akong umintindi ng mga bagay-bagay. Marami akong katanungan. Maraming bagay sa buhay ang mahirap maintindihan. Kaya hanggang ngayon, kailangan ko ang iyong tinig at gabay upang turuan akong muli patungkol sa buhay. Salamat, Tay. Salamat dahil nandyan ka sa aking tabi kapag ako'y naguguluhan at pa sa natitirang araw na binigay sa atin ng Diyos. Hayaan mo na ipangtimpla kita ng paborito mong kape sa kada umaga.
Nais kong humalakhak sa mga jokes mo na kahit minsan sobrang hirap mag-gets. Gusto kong marinig muli ang kwento kung paano nung binata ka ay sabi mo na in love sa'yo si mama pero hindi ko alam kung gaano yun katotoo at kung paanong iyong nakamit ang matamis niyang oo. Gusto kong muling marinig ang kwento na iyon. At pa, hayaan mong ako naman ang manatili sa iyong tabi. Muli sa natitirang araw na binigay sa atin ng Diyos, nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Sa mga panahon na palihim kang tumatangis dahil sa pagod at sakit at sa mga pagkakataong pinapakita mong malakas ka, pero ang totoo, durug na durug ka na. Pa, hayaan mong ako naman ang manatili sa iyong tabi. Ako naman ang maging sandalan mo. Ipapanalangin kita at ipapaalala ko sa iyo ang magaganda at mabubuting pangako ng Diyos para sa iyo. Hahagan ka namin ni Mama upang iyong muling maalala na hindi ka nag-iisa. Pa, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo. Salamat sa mga payo mo. Salamat sa pag-iintindi mo sa amin at higit sa lahat. Salamat sa pagpapagal mo para sa amin. At ngayon, sa harap ng daang-daang tao, gusto kong sabihin sa'yo na mahal, na mahal, na mahal, na mahal kita. Salamat, Hitay. Salamat, Diyos Ama. Sino ba tong dakilang Ama? Siya ay isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay nagahari, kumikilos at nananahan sa lahat. Siya ang Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Siya ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Siya ang Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago at sa lahat ng panahon siya'y nananatiling tapat. Siya ay mahabaging Ama at Diyos na nagpapalakas ng ating loob. Inaalayon niya tayo sa ating kapighatian at mga takot. Hindi binigay sa atin ang Espiritu upang tayo manatiling duwag. Sa halip, ibinigay niya ang Espiritu upang tayo gawing anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may kakayanan tayong tawagin siya. Higit kayong mga